Pass the baton. Sabi po ng farmers group, reiterates call for Marcos to appoint full-time DA secretary. President Bongbong Marcos should appoint a full-time secretary to the Department of Agriculture. A progressive group pala ang nagsabi nito. A progressive group said on Wednesday, stressing the need for a more proactive approach to urgently address the challenges hounding the sector. So Leonardo Montemayor, the chairperson of the Federation of Free Farmers, pointed out that Marcos can still oversee the agricultural situation without sitting as DA chief. Yun ang kanyang sinasabi. In fact, mga kutsero, no, hindi lang po yan ang galing sa progressive groups. Eh, meron din pong isa na galing sa mga kaalyado na nagsasabi ng the same thing. Game. Samantala, nanawagan naman ang leader ng agri-sector na magbitiw na sa pwesto bilang Agriculture Secretary si Pangulong Bongbong Marcos. Ito'y sa gitna ng krisis sa sibuyas sa bansa. Si MJ Mondejar sa detalye ng balita. Inaprobahan kamakailan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pag-aangkat ng 21,060 metriko tonelada ng sibuyas. Sa gitna ito ng patuloy na pagtaas ng presyo ng sibuyas sa mga merkado. Ayon sa Department of Agriculture, layo na nasabing hakbang na matugunan ang supply gap habang paparating panganihan ng preskong sibuyas ngayong Pebrero. Ngunit ayon kay Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated o PICAFI President Danny Fausto, dapat matiyak ng pamahalaan na hindi naaabuso ang importasyon. We are not against importation. Importation is not a problem. The problem is if you import more than what is required. Because if you import what is required, then you now kill the producers. Because it cannot compete at the moment, because of the lack of the value chain. Batay sa kautusan ng Pangulo, may hanggang Enero 27 ang mga licensed importer para sa kanilang shipments na dumating sa bansa. Sa tingin naman ng poultry sector, malinaw na naiisahan ng mga importers at smugglers ang pamahalaan. Patuloy raw kasi nadidiktahan ng mga ito ang supply, demand at presyuhan ng mga pangunahing bilihin. Ang problema, mukhang mas organize yung mga importers and smugglers kaysa sa ating gobyerno. Yun ang sad reality. Kasi systematic yung ginagawa nila, kamukha ngayon. Ganyan naman ginawa sa sibuyas eh. First, the importers flood the market to the point na umatras yung mga ibang producers. Kung napakalitan ng local production, itong mga importers na rin ang bumibili. They outbid the mga traders. Sa nangyayari ngayon, nagpapagawa ng mga cold storages sa Nueva Ecija, napakalaki, yung mga importers. Ipinalawanag naman ni San Diego kung paano ginagatasan ng mga trader ang mga Pinoy. Halimbawa na lamang sa issue ng sibuyas. Binibili nila ngayon yung local production, ihahalo nila sa imported, then ang release nila unti-unti para ma-maintain yung price. It added na binili na lang mahal sa mga farmers. Ngayon, ang farmers are not complaining. Para naman kay San Diego, dapat nang magbitiw sa pwesto si Pangulong Marcos bilang Agriculture Secretary. Lalo na't napupuno ng hamon ng administrasyon, hindi lamang sa agriculture sector. Alam mo, ang presidente, napakalaki ng problema sa Pilipinas, hindi lang sa agrikultura. Ang daming concerns, palagi siyang wala sa bansa natin. In fact, 2 beses pala siya napunta sa Department of Agriculture. Dapat mag-assign na siya ng permanent secretary sa ano. Para, at yung matino, yun ang ano namin. Yung talaga may malasakit sa local agriculture. Para naman magkaroon ng gana yung ating mga magsasaka. Matunog naman sa ilang miyembro ng PICAFI na posibleng si dating Defense Chief Jibo Teodoro ang ilagay bilang Agriculture Secretary. Pero sakop pa ito ng election ban matapos tumakbong senador sa ilalim ng unitim ticket na na PBBM at VP Sara Duterte. Kaya kung ito'y ma-appoint, posibleng pagkatapos pa ng May 9, 2023. Tagal pa. Hindi ko alam kung bibitawan niya. It is possible he will wait for May 9 so that other potential heads for the department will be allowed. Parang yun ang balita. Pero in the meantime, kung ayaw pa niya umalis, he should. Kasi right now, yung DA is a damaged institution. Since it's a damaged institution, you cannot handle it like a CEO.
Para din kay Insyong, may problema ang bansa sa National Economic Development Authority, UNEDA, na palaging sumasang-ayon sa importation first mentality. Kaya tuloy malakas ang loob ng mga importer na magangkat kahit sapat o sobra ang supply ng mga pagkain sa bansa. Humingi naman ng komento ang SMNA News sa Department of Agriculture kaugnay sa isyong pinagbibigay sa pwesto si Pangulong BBM sa ehensya. Nagsumite tayo ng text message kay Rexus Operes, ang tagapagsalita ng DA, pero hanggang ngayon ay walang sagot ang opisyal. Para sa Pilipinas Kong Mahal, MJ Mondihat, SMNA News. Palitan naman ito ni News 5. Kanina. Ito naman yung balita. Bongbong Marcos para magangkat ng mahigit 21,000 metrikong toneladang sibuyas para mapababa ang presyo nito sa merkado. Kasunod naman ng revelasyon na posibleng may cartel sa likod ng mahal na presyo, sinusulong na sa kamera ang pag-iimbestiga tungkol dito. Nasa frontline balitang yan si Shaila Francisco. Sa halagang 420 hanggang 600 pesos kada kilo, mas mahal na ang presyo ng sibuyas. Mas mahal pa sa karne. Kumpara sa kahit anong karne sa pamilihan. Ang halagang yan, mas mataas pa nga sa minimum wage. Kaya para makontra ang malagintong presyo ng sibuyas sa merkado, binigyang basbas na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pag-aangkat na mahigit 21,000 metric tons ng sibuyas kung saan higit 17,000 metric tons dyan ay pulang sibuyas. Sa memo na pirmado ni DA Senior Undersecretary Domingo Panganiban, hanggang January 13 lang mag-i-issue ng permit para sa pag-aangkat. Dapat ding makarating sa bansa ang supply bago mag-January 27. Umaasa ang DA na bago matapos ang Enero, maramdaman na ang pagbaba ng presyo ng sibuyas ng 100 hanggang 150 pesos kada kilo. Pero sa programang The Chiefs ng One News, sinabi ng Samahang Industrial Agrikultura o SINAG na wala sa timing ng importasyon, lalo't nagsisimula na ang alihan. Ando na problema eh. Wala sa production, wala sa shortage, wala sa farm gate. It's the retail price that's the problem. Sa ngayon, definitely walang shortage kasi umaani ang farmers until April. Sang-ayon dyan si Senadora Amy Marcos. Ang DA, kinakailangan mag-planning ng maigi. Hindi pwede yung ganyan, na ura-urada, biglang, ay, may ulang. Pagkatapos biglang, mag-i-import. Kaya nagkakaduda tuloy na smuggler, importer, trader, at ang nagmamanipula ng mga presyo. Kasi hindi naman ito nangyayari dati. Bakit bigla nagkakaduda? Nauna nang sinabi ni Senadora Cynthia Villar na may onion cartel na nasa likod ng mataas na presyo ng sibuyas. Bagay na sinisilip na ng DA. Yung pong pinag-uusapan namin ng ating pong puro kayo usap eh. Enforcement and regulation sa ating layo na ibangga itong nag-manipula doon sa ating pong nanggagaling na sibuyas sa ating mga sakahan at against doon sa nahuli ng mga smuggler. Baka isang tao lang ito. Kaugnay niyan, naghain na ng resolusyon si Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo para imbestigahan ng House Committee on Economic Affairs and Trade and Industry ang umano'y cartel sa onion industry. Pagtitiyak naman ng DA, pansamantalang solusyon lang ang pag-aangkat. Sapat lang daw ang daming aangkatin sa pangangailangan ng bansa at darating naman ito bago ang peak harvest na magsasaka. Nagbabalita mula sa frontline, Shaila Francisco. Puro usap eh. Puro kuntuhan eh. Nagkakahulihan na sila ng smugglers, December pa lang. Meron na po kayong mga huli na smuggle goods. Agricultural goods na huli sa smuggling. Misdeclared sa customs. Ba't wala pa rin kayong nakakasuhan hanggang ngayon? Malino naman yun. Ito nga si ano eh, si Remulla nga nahuli eh. Ito, basa ko dyan. Si PBBM, kaya po siya pumasok as DA Secretary. Kasi siya yung ano, alam niya yung nangyayari sa loob. Dahil syempre, busy ka, marami kang ginagawa, presidente ka ng Pilipinas, hindi lang naman ng DA, you can only juggle so many things at any time. You can only do so much with the 24 hours given you. Hindi ka ano eh, imposible yung parang sinasabi ng Lenny Robredo, 18 hours nag-work, imposible yun. Kalokohan yun. Ngayon, mga kotsero, pwede niyang gawin pareho. He can still be the president and the secretary of the Department of Agriculture. But, kailangan ho niya ng tao na magbabantay doon sa mga taong DA na hindi miyembro ng DA.
Yung po ang pinakamadaling solusyon dyan. Ngayon, ang kailangan po ni, ano, ni Mr. President, ng Pangulo natin, para masolusyonan niya lahat ng problema dyan sa DA, is an external consultant. Tagalabas po ng DA na expert sa agriculture. Who can that person be? I don't know. Wala akong maisip. But, eto. And this is why I'm starting to lose, well, I've started. Pero ngayon, eh, medyo nawawala na ako ng amor kay National Security Advisor Clarita Carlos. Noona, impressed na impressed pa ako dyan eh. Pero eto ngayon, ano eh, medyo una yung palpak na sa NTF-ELCAC. Ngayon, eto yung pangalawa. Kinuha niya si Manny Piñon bilang advisor ni President Bongbong Marcos on food security. So, si alam niyo mga kotsero, ito pong si ano, si Manny Piñon, mahusay ho to. Kaya lang ho ito nag-resign noong panahon niya kay PRRD kasi nangungusuan siya lagi ng ano, economic team ni PRRD. Mahusay ho to. Actually hanggang ngayon, tinatrabaho niya ang sibuyas. Na naka-follow ako sa Facebook page niya, gusto niyo po follow niyo rin. Meron siyang mga project para dagdagan ang production ng sibuyas sa Mindanao. Mga kotser, kinuha na po ito ni Professor Carlos, si Manny Piñon, bilang advisor ng National Government on Food Security. Nagamit na ba siya ni ano? Ni Clarita Carlos? Kasi ngayon kailangan magsalita ni Clarita Carlos eh. Kasi meron siyang food advisor, food security advisor. So ano nangyayari? Wala. Wala tayong nababalitaan. Wala tayong nababalitaan sa NTF-ELCAC, wala tayong nababalitaan sa ngayon dito, sa food security, na under niya. Okay, si Sendwave po, mga kotsero, ay isang mobile app kung saan pwede kayong magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas nang walang fees. Ayan, nakikita niyo yan. You heard it right. Wala hong fees, mga kotsero. Ang, what do you call this? Ang Sendwave. Para magawa niyo po yan, i-download niyo lang si Sendwave. Download the Sendwave app, i-register inyong bank account details, at pwede na kayo magpadala sa GCash for real-time sending at sa mga iba't ibang banko rin, no, real-time din yan. At sa cash pickup, but again, it will be subject to the pawn shop na yung time frame ng pawn shop nyo. Kaya mga kotsera, no, kung gagamitin nyo po ang Sendwave for the first time, ay gamitin nyo rin po ang aking promo code na Coach Jarrett. Ayan, no, gamitin nyo po yan para makakuha din kayo ng $10 free credit. Or kung gusto nyo, i-scan nyo na yung QR code na yan. Oh. Scan nyo na yan para maka-download kayo ng app. Okay? So, ayan po mga kotsero. Maraming po salamat kay Sendwave sa patuloy na pagsuporta po sa atin. And I'll see you again tomorrow on our next Coach Jarrett Live. Bye everyone. See all of you tomorrow.